Grabe, oh. Malag Gatorade yung tubig. Ilang metro lang yung layo mula doon sa entrance. Bubungad na kagad sa atin, etong talaga namang napakalinaw na tubig. Parang ito yung bangka na sinasakyan papunta sa mga isla ng Siargao at mga islang sakop ng Dinagat Islands. Dito pala sila ginagawa. So, etong kulay ng tubig na makikita natin ngayon dito. Ito po yung resulta. Pag halimbawa yung tubig sa dagat at tubig mula dito sa bukal ay naghalo. Good morning mga ka-SFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so kung itong mga nakarang araw ay binisita po natin at in-explore ang isa sa pinaka-liblib na bahagi nitong Mindanao, dun po natin makikita ang pinaka-delikadong kalsada na matatagpuan dito sa Pilipinas. Ngayong araw naman ay i-explore po natin ang isa sa mga hindi gaanong napag-uusapang bayan dito sa bahaging ito ng Mindanao. Dun naman makikita yung pinaka-malinis na ilog na nandito sa Pilipinas. Ayan, ngayon nga pala, nandito po tayo sa bayan ng San Francisco dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At mula dito ay kailangan lang po natin mag-travel ng may 20 minutes papunta sa katabing probinsya kung saan naman makikita yung bayan ng Barobo, yung ating destinasyon ngayong araw. So, makikita po natin dito sa bahagi ito ng San Francisco na talaga namang napaka-epektibo na itong mga ganitong rotonda. Mas maganda po siya pagdating sa pagpapabilis sa daloy ng trapiko dahil nga sa halos lahat ng kalsada na papasok dito sa rotonda ay talaga namang tumatakbo yung daloy ng trapiko. Mas maganda po siya kumpara sa traffic light system. Walang sasakyang nakahinto, lahat talagang umaandar. Ayos yung ganyang sistema. Itong mga nakaraang araw ay hindi po tayo nakapag-vlog sa probinsya ng Surigao del Sur dahil nga sa hindi magandang panahon. At ngayon, ngayong naka-schedule na naman tayo na i-explore itong probinsya, eh ganun na naman yung panahon. Woo! Sana payagan tayo kahit ilang minuto lang. Kahit ngayon lang, bigyan sana tayo ng magandang panahon. Kasi yung pupuntahan po natin ay coastal area na netong Mindanao. So maganda sana kung makakapag-vlog tayo doon ng maaraw para kitang-kita talaga natin kung gaano kalinaw yung tubig. Araw na dito sa bahaging to ng Surigao del Sur. Sa wakas ay makakapag-vlog tayo ng maayos dito. So, nandito na po tayo sa bayan ng Barubo at inabot lamang tayo ng may 20 minutes sa ating travel. At matapos ang mahigit sa 20 minutes na travel mula doon sa bayan ng San Francisco, ay narating na rin po natin etong bahaging ito ng Barubo. Ayan, so dito po tayo nag-park sa harap lang mismo nitong Municipal Hall. Ayan, makikita po natin yung mga sasakyan na nakapark dito. So mula dito sa munisipyo ay sasakay na lang tayo nitong mga tricycle papunta doon sa ilog kung saan ang ating destinasyon ngayong araw. So yung gagawin natin, ikutin po muna natin saglit itong bayan ng Barubo at diretso na po tayo mamaya doon sa gilid ng ilog kung saan ay maghanap-hanap tayo ng mga bangkero na pwede nating maarkila na ikutin itong ilog na nandito mismo sa bayan. Kung
mapapansin po natin, wala po dito yung mga building na skyscraper, yan yung mga nagtataas ang gusali. Kasi etong Barubo ay katulad lang din po ito sa mga nadaanan nating bayan papunta dito. Pangkaraniwan lang, walang gaanong mga malalaking negosyo, walang mga shopping malls. Yung mga meron lang dito ay yung mga basic na negosyo na karaniwan na nating makikita sa mga hindi pa gaanong progresibong bayan. Ayan, yung mga pera padala, yung mga grocery, hardware, at iba pang mga maliliit na negosyo. Ikaw sir, nasa una sa pila? Oo. Okay, so punta sana kami dun sa may ano, malapit na sa ilo. Okay? Bugat. Sige, hindi tayo. Ayan, so mula dun sa munisipyo, ay medyo malapit lang itong ilog na pupuntahan natin. Kaya naman, sumakay na lang tayo na itong tricycle at itong mga ganitong sasakyan, yung pinaka-pangunahing mode of transportation dito sa bayan ng Barubo. So shoutout po natin yung ating tricycle driver na si yes. Sir Richard na itong Barubo. Yan. Thank you, sir. Ingat. Let's go. Bugak Cold Spring. Mula doon sa munisipyo ay una po nating pinuntahan itong Bugak Cold Spring. Ito yung isa sa mga popular na cold spring na makikita dito sa Surigao del Sur. So nitong mga nakaraang linggo ay ito po yung unang lugar na pinuntahan natin sa Mindanao. Pero dahil nga sa hindi maganda yung panahon, kaya nagdesisyon po tayong balikan na lang etong Barubo. At yun na nga. Sa wakas ay binigyan po tayo ng napakagandang panahon. Tingnan nyo naman, no? So dito, bago po tayo makapasok dito sa Bugak Cold Spring, kailangan po nating magbayad ng 25 pesos para sa entrance fee. So sa mga merong sasakyan, kailangan din po ninyong magbayad ng 25 pesos para sa mga four wheels. Ayan, parking fee po yan. At 10 pesos naman para sa mga motorsiklo. Dahil nga kilala na o popular na itong Bugak Cold Spring para sa mga gustong mag-swimming. Maliban sa mga salbabida, meron din po sila ditong pinarerentahang mga life jacket. Yun, salbabida, life jacket, at ilang metro lang yung layo mula doon sa entrance ay bubungad na kagad sa atin itong talaga namang napakalinaw na tubig. Yan, no? Wow! So dito, bawal magtulakan, bawal dumalagan, bawal tumakbo, bawal yung mga pets, at syempre, dapat may patnubay na magulang yung mga batang magsuswimming dito. Okay? So dito, grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. Oh. Parang kristal yung tubig dito. Ito si sir, number one follower daw natin. Shout out sa pamilya nila sir. Yan, enjoy po kayo. Thank you, thank you. Sige, sige. Maliban dito sa Bugak Cold Spring, isa sa mga dinarayon dito sa bahaging ito ng Barubo ay yung Bito Lagoon. Doon daw sa kabila at lalakarin lang daw mula dito. Thank you sir, thank you. Yan, let's go. Wow. Sakto at napuntahan namin itong lugar nang walang gaanong tao. Grabe oh. Malag Gatorade yung tubig. Maliit lang po itong lagoon pero kitang-kita po natin dito kung gaano kalalim itong bahaging ito ng tubig. So itong lagoon ay konektado din po ito dito sa Bugak Cold Spring. Kaya kung ano yung kulay ng Cold Spring ay ganun din yung kulay na itong lagoon. At etong lagoon at Cold Spring ay konektado naman sa ilog na dumadaloy dito sa bayan ng Barubo.
So dahil nga sa nasa gilid lang ng kalsada itong mga atraksyon, kaya hindi na po natin kailangan pang mag-trek, kailangan pang maglakad ng ilang minuto, kasi pagpasok natin sa gate, bubungad na sa atin itong mga ganitong atraksyon. Kaya isa po yan sa mga dahilan kung bakit itong Lagoon at yung Cold Spring ay talaga namang popular, hindi lang sa mga taga rito sa Barubo, kundi maging sa mga katabing probinsya na itong Surigao del Sur. Mula dito sa Bugak Cold Spring, sumakay po tayo nitong habal-habal papunta sa kabilang barangay, dun sa Barangay Rizal, kung saan daw yung sakayan ng bangka papunta sa iba't ibang isla na sakop nitong Surigao del Sur. Sa 10 minutes lamang yung trinavel natin sakay nung habal-habal papunta dito sa bahagi nito ng Barubo. So dito makikita po natin yung maraming bangka na pwedeng arkilahin ng mga turista. Dito sa bahagi nito ng Barangay Rizal, matatagpuan ang mga bangkang pwedeng marentahan ng mga turista papunta sa mga sikat na isla ng Surigao del Sur, tulad na lamang ng Kabgan Island, Turtle Island at ang Vanishing Island. Sa bahaging ito din ng probinsya, makikita ang napakaraming fish cage, seaweed farm at ilang pa mga atraksyon na malapit lang sa mainland. Mula naman dito sa Barangay Rizal ay nag-arkila kami ng maliit na bangka pabalik sa sentro ng bayan. Ayan, so yung gagawin po natin, bakit tayo nagrenta nitong bangka, magtutour po tayo. Ikutin po natin itong Bugak River at alamin kung bakit nga ba ganun na lang ito kalinaw. Kumpara kasi sa mga napuntahan natin mga isla, mga lugar dito sa Pilipinas, dito lang tayo nakakita ng ganito kalinaw na ilog. Tapos lamang ang ilang minuto ay narating na po natin ang bungad nitong Bugak River. Bagamat dito nagsasalubong ang tubig alat at tubig tabang, mapapansin naman na hindi pa ito ganun kalinaw kumpara sa tubig na dumadaloy malapit sa Bugak Cold Spring. Sa dikit-dikit na mga bahay, napansin rin natin dito ang mga buhay pang mga naglalakihang puno. Isa sa mga rason kung bakit napaka-presko ng hangin sa bahaging ito ng ilog. Sa habang abot sa mayigit 1 kilometro, dumadaloy ang napakalinaw na tubig na nagmumula sa Bugak Cold Spring at tumahalo naman sa tubig alat sa baybayin ng Barangay Talisay. Habang tumalapit tayo papunta dito sa Cold Spring ay mas lumilinaw yung tubig. Etong kulay ng tubig na makikita natin ngayon dito, ito po yung resulta pag halimbawa yung tubig sa dagat at tubig mula dito sa bukal ay naghalo. Medyo may kalaliman ng ilog, kaya naman bukod sa maliliit na bangka ay nakakadaan din dito ang mga naglalakihang bangka na dito rin ginagawa sa gilid mismo ng Bugak River. Parang ito yung bangka na sinasakyan papunta sa mga isla ng Siargao at mga islang sakop ng Dinagat Islands. Dito pala sila ginagawa.
tulad ng daluyan ng tubig sa bansang Italy. Mala Grand Canal din ang tema ng ilog dito sa Barubo. So dito, masasabi kong talaga namang napakaswerte ng mga residenteng nakatira dito mismo sa gilid ng ilog. Bukod kasi sa may access sila sa kalsada, may access din sila dito sa ilog na nagsisilbing daanan naman direkta papunta sa dagat. Bagamat hindi mabilang ang mga gusaling nasa paligid ng ilog, mapapansin naman ang mangilan-ngilang basura na nagmula lang din sa mga punong nakapaligid sa Bugak River. Meron po bang batas na ipinatutupad para mapanatiling malinis itong ilog? Bawal magtapon sa ilog, bawal maglaba. May naglalaba kasi dito dati yung hindi pa to sikat yung na tourism na pinagbawal na. So hindi lang basta ilog ang makikita dito sa bahaging ito ng Surigao del Sur. Isa po itong attraction na talaga namang may pagmamalaki ng mga taga-Barubo. Kaya naman sana lang ay mapangalagaan ito at mapanatili ang kalinisan dito nang sa ganun ay maabutan pa to ng mga susunod na henerasyon. Ayos!